Yan mga klakotsero, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, nandini naman tayo sa Santo Tomas City, Batangas. Dini naman tayo mag-ikot. Dito tayo mag-update mga klakotsero. So last week, doon tayo sa Batangas City. Ngayon, dini naman tayo sa Santo Tomas. So update ko kayo doon sa mga bagong infrastructure din sa may Santo Tomas. So ito na yung SM, ang ganda ng SM Santo Tomas mga kalakotsero. So ngayon is April 21, I think last day ng sale ngayon ng SM, 3 days sale yan, nag-start nung I think Bernis yan. So napakaganda ng panahon, sobrang init naman, napakainit talaga, summer na summer ngayon din sa may Santo Tomas. So yan, shout out ko pala ang ating mga kaibigan na mga Tomasino na sa ibang bansa. So ito na yung Santo Tomas City, Batangas. So kahapon, umusok pala itong mang inasal. Siguro sunog na sunog yung mga manok kahapon. Parang nag-overload yung oven kahapon. Hindi naman yung sunog talaga, parang umusok lang, Aywan ko lang kung ano ba talaga yung reason doon mga kalakotsero. Hindi natin alam. Basta kahapon nausok yan. Itong mang inasal dyan sa Maylianas. So yan. Ang oras natin ngayon is almost 7 o'clock ng umaga. So agahan natin ng gala kasi mamaya sobrang init na mga kalakotsero. So yan. Ito na yung Santo Tomas City, Batangas. Yan. Napagandang siyudad. Tahimik. Napaka aliwalas na siyudad. Hindi crowded, hindi matraffic. Yan, napakalawak, napakaluwag. So yan mga kalakotsero, update ko kayo doon sa may bagong hospital din sa may Santo Tomas. Yung Padre Pio ba yan, St. Padre Pio Hospital. Silip lang tayo mga kalakotsero. So ito na yung Barangay San Antonio. Din sa unahan, yan na yung Barangay Santiago. So ito na yung rotunda ng Santo Tomas. Yan, nadaanan na pala natin. So din eh, mayroong hospital din eh. Silip tayo mga lakotsero. Tingnan natin. Para ma-update ko kayo. Andini lang yan. Ongoing construction na to. Itong hospital na to. Ito. Hindi lang natin makita yung pinakaloob. Yan, nakasara na. So ito yung bagong hospital ng Santo Tomas, yan. St. Padre Pio Hospital and Medical Center. Pag ito ay natapos mga kalakotsero, napakalaking hospital din, Aside doon sa may San Bartolome. So yan yun, So ang daming hospital na din, May Cabrini, may Santo Tomas Doctor's Hospital, ngayon may St. Padre Pio Hospital. Din din sa may South Supermarket, meron na rin Pandi Manila. Yan, So, napansin ko lang to last month lang, So, mayroon ng Pandi Manila din sa may South Supermarket, Yan. So, sakop na to ng Barangay Santiago. Harap lang ng gasoline station, Yan, yung Spectrum. Then, malapit lang din siya sa entrance ng San Antonio Heights. So, ngayon, Sunday, napakaluwag, Bukas to din matraffic na naman. Monday to Friday. Pag morning lang yan, matraffic. Pero pag after naman, mga 9 o'clock, wala na. Maluwag na naman din ulit. So, ito na yung Barangay Santiago. So, napansin nyo mga kalakotsero, ang Santo Tomas, every month, may nababago. Ang daming mga establishment na nagbukas. So, maraming mga store na nag-open din sa may Santo Tomas. Majority is mga kainan. Ang daming kainan na din.
Lanan ng banda din yun. May mga kainan, may mga coffee shop. Din sa may ano, San Rafael. So, silip tayo doon sa yung kinoconstruct na skyscraper. Pinakaunang skyscraper din sa Santo Tomas, yung Miramonte Tower. So, ito na yung barangay San Rafael, Santo Tomas, mga kalakwatsero. So, konti na lang, nandyan na yung Light Industrial Park at doon mag-right turn tayo. So, hindi na ipansin nyo, marami din yung ano, nagtitinda ng ulam. Hindi na ako pag umaga nabili ng ano, ulam. Bukas, Monday, ang daming nagtitinda dyan sa gilid. So, yan, ito na yung Light Industrial Park. Mag-right turn tayo. So, yan, tanaw na natin ang Miramonte Green Residences. Yan. Pinakaunang high-rise building din sa may Santo Tomas. So, ito na yun, oh. Ito na yung entrance ng Light Industrial Park. Yan. So, yan, oh. Light Industry Science Park 3. Yan. So, maraming company dyan sa loob, mga lagwatsero. Kaka-open lang ng bagong company, yung TDK. So, yan na yung papuntang Calamba, yung side na yan. Ito na yung Star Toll. Yan. Yan yung Star Toll going to Batangas City. Batangas City talaga ang ano niyan, ang dulo. Pag pumasok kayo dyan, wala na, diretso Batangas City na yan. Yung kalsada na yan. So, for almost 40 minutes, nasa Batangas ka na naman. Yan yung Miramonte Green Residences. So, condominium yan, mga lakwatsero. So, yan, pasok tayo. So, din eh, naside yan. Parang dorm, no? So, marami na mga damit na nakasabit. Siguro may mga nakatira na dyan, no? Karamihan dyan siguro mga workers din sa Light Industrial Park. So, ito na yung Green Residences na Miramonte. Yan. So, lapit tayo maglakwatsero. So, malapit na, no? Malapit na itong matapos. So, ang alam ko ay mga konti na lang yung natirang units na available. Malapit na mapuno yan. Mga almost 10 units na, no? Yung last nilang post. So, ito pala yung Light Industrial Park. Ang daming company din sa loob. So, yan yung mapa ng Industrial Park, mga kalakwatsero. Grabing company na pala din, no? Parang EPIP na rin. So, ayan, no? Konti na lang. Finishing na, oh. Ito na yung Miramonte Green Residences. Ang taas. Ang laki. Parang mayroong mga convenience store o mga restaurant dyan sa baba. So, malaman natin yan pag nagbukas ng Alagwatsero. Of course, present tayo dyan. So, ito na yung ano, Star Toll. Oh. Galing Maynila. Yan. Napasok na sila ng Batangas, Santo Tomas. Harap lang ng ano, Miramonte. So, ang Miramonte, mga Alagwatsero, ito ay hindi naman gano'ng kamahal. Nasa 7,000 plus ang pinakamura nila na units din eh, monthly. Yan. So, may mga agent naman. Pwede naman kayo mag-visit sa kanilang FB page. Doon naman din ako nag-update sa kanilang FB page. So, mura lang, no? Kasi malapit ka na lahat din eh. Pag Quito kayo kukuha sa Miramonte, malapit lang sa Maynila, malapit din sa Batangas. Batangas City sa Maynila. Kasi paglabas mo dyan, oh, itong highway na yan, diretso Batangas City na rin yan eh. Kung gusto nyo mag-beach. Kung gusto nyo mag-Maynila naman, sa harap lang yung kalsada, diretso Maynila rin yan. For almost 40 minutes din, Maynila na rin. So, ganun, no? Ka-accessible. Accessible itong Miramonte. Accessible siya lahat.
So ganito na ang Santo Tomas, mga kalakwatsiro. Pag hindi niyo to alam, hindi kayo mga taga Santo Tomas. Hindi kayo certified Tomasino kung hindi niyo to alam. So ganito na ang Santo Tomas, grabe ang improvements. After na city ang Santo Tomas, grabe. So yung Barangay San Miguel, mga kalakwatsiro, meron ding itayo doon, no? Ng mga high-rise building na pagmamayari ni Senator Villar. So ito, may nakatira na, oh. So malapit na lang, no, ang mga workers dyan. Kasi ito ay ano na, industrialized na lugar. Nandito na lahat ng mga company, mga Japanese firm, American firm. So lahat-lahat nandyan na. So na yung going to Santo Tomas City proper sa my lip side. Then start ulo, diritso ka na, oh. Tatawid ka. Then yun naman sa kabila, ito na yung papuntang Kalambay dito, yan. So ngayon, bibisit tayo din sa may Santa Anastasia, Santa Anastasia, yan. Meron ding construct din na building, no? Malaki din, parang mall. So silip tayo. So itong lugar na to, itong barangay na to, grabe, itong Santa Anastasia at saka San Rafael. Grabe yung ano din eh, commercial, saka yung economy nila din eh. Oh, sa dami kasing mga workers din eh. Hindi nila nakatira yung mga, daming mga apartments. Apartments din nila, mga kalakwatsiro. Sa daming company kasi. So yan, oh. Update ko kayo din eh, itong building na to, oh. Malawak to, malaki din to, yan. So hindi pa ko sure kung mall ba ito or hotel. Yan, mga apartments, yan, oh. So lapit tayo ng konti. So malapit lang siya sa All Home na subdivision. Ito yung All Home, oh. Yan, oh. So All Home yan na subdivision, mga kalakwatsiro. So malapit lang. So ayan, focus natin, oh. So malapit na rin yan, matapos. Within this year yan. So marami pa tayong nadaanan, mga kalakwatsiro, na mga kinukonstruct, no? Mga ganito lang din kataas na building, third to fourth floor. Pero ito medyo malaki, malawak. So tara na, mga kalakwatsiro, punta tayo doon sa may Consuelo Park. Yan, bibisit tayo doon sa Consuelo Park na EPIP. So Santo Tomas pa rin yun. So napansin ko na marami nang nagala, oh, na na-visit diyan sa may Consuelo Park. Marami na ring mga taga Santo Tomas, no, napunta doon. Yung iba nagsusumba pa, no. So bago tayo pumasok na ano, dito muna tayo, park muna tayo. Kabit muna tayo ng ating belt. Dito pala konti. So hindi tayo makapasok sa EPIP pag wala tayong yung ano, yung parang belt. Reflectorized na belt. Martix itong EPIP, mga kalakwatsiro. So sarado pala din eh. So doon tayo sa kabila, sarado pala din eh, sa may gate 2. So ito na yung gate, oh. Tapat lang ng Caltex yan. Ayan. Mas malapit ang Consuelo Park dyan, oh. Kaso lang sarado kasi Sunday ngayon. Doon tayo sa may gate 1, mga kalakwatsiro. So sa mga nakamotor, hindi pwede pumasok sa EPIP pag hindi naka-reflectorize na belt. Kailangan may suot kayong belt. Ganon ka-arte ang EPIP. Kahit araw, naka-belt. Okay lang yung gabi. Eh, araw ni required pa rin, no? So, ngayon is Sunday, April 21. So, birthday pala ng mama ko ngayon, mga kalakwatsiro. Mamaya, mag-i-create tayo.
So ayan, gate 1 na naman to. So diretso na tayo. Ah, grabe naman tong bus na to. Itong shuttle bus, sobrang usok. Dapat hinuhuli na to ng LTO to. So marami pa rin mga pasaway ng mga operators, no? Dapat hindi na pwede yung mga sobrang itim na ng usok. Hindi na dapat pinapabiyahe yan. Nakakasira ng ano yan, no? Ayan, no? Ng ating ozone layer ito, mga buses na to. So ito na yung EPIP. So tanaw natin ang Microtel. Ayan, yan yung Microtel. So talo tayo doon sa may ano, Light Industrial Park. Meron silang Miramonte Green Residences, no? Napakataas. Din sa EPIP, Microtel lang. Microtel lang naman. At saka itong San Tomas pala ito, yan, oh. So ano yan, San Tomas din, oh. Na hotel din, fourth floor lang. So itong EPIP, mamumayari ng mga Lopez, mayari ng ABS-CBN. So silang mayari din, eh, mga Lapacero, itong EPIP. So matagal na to na company, industrial zone. So almost 20 years na tayo din, eh, sa may EPIP. So ngayon mag-deep turn tayo. Papunta tayo ng Consuelo Park. Ayun. So marami pa lang nagwo-work ngayon, no, Sunday. Overtime pa lang ngayon, no. Daming workers. Oh. So kami naman may pasok naman ngayon, Sunday. So ako lang ang hindi pumasok. Kasi overtime naman ngayon. So marami nang na-visit din sa may Consuelo Park, no? Karamihan sa mga nakita ko ay mga estudyante, no? So masarap din eh, lalo ngayon summer. Malamig kasi sa daming puno diyan sa may ano. Nadaanan na pala natin ang gate ng ano, Consuelo Park. So sa mga naglalakad, malapit lang, walking distance lang ang Consuelo Park. Pero kung kayo ay may dalang four wheels, so doon tayo sa likod, mga motor. So ikot muna tayo din, eh. So sa unahan, mag-right turn tayo, mga lagwatsero. So right turn tayo, yan. So ganito kaganda ang EPIP, First Philippine Industrial Park. So napakalawak, napakaluwag. So sa dami na kayasing mga company din, mga bagong company. So kung tutuusin ang mga taga Santo Tomas ay dapat walang tambay, no? Kasi maraming ano din, trabaho. Maraming mga industrial zone. Maraming company. So meaning maraming jobs. Kung hindi lang mamili ng sahod o sweldo, maraming trabaho din sa may Santo Tomas sa Galagotero. So dapat walang tambay, no, sa mga taga Santo Tomas. So itong EPIP, napakalawa ko. So 5 years from now, puno na ito ng mga company, no? So napakalawak. So din sa unahan, merong ano din, eh, yan, oh, Residences, Consuelo Park Residences, yan, oh. Karamihan sa mga nakuha dyan ay mga matataas na posisyon din sa EPIP, mga managers, mga foreigner, mga managing director ng company. So din, eh, ito na yung entrance. So, wala pang bayad, oh, libre pa. So
kalawak ng parking din eh. Dito na yun mga lagot sila, Consuelo Park. So park muna tayo. So yan mga lagot sila, gala tayo din eh sa Consuelo Park. EPIP. So siguro marami ngayon na masyal din eh. Nag-hike o nag-jogging. Wow, ang sarap. Maghangin. Ang ganda ng view din eh, mga lagot sila. Napaka-relaxing place. Yan. So, sa sobrang init, medyo tuyong-tuyo na ano, mga grass. Ito yung pagoda. Waiting sheet. Ano to? Hindi ko alam to anong halaman nito. Yan, mga lagotero. Oh, yan, mga estudyante ito. Ah. Medyo mainit na lang konti kasi nasa almost 8 o'clock na tayo ng umaga. So, silip tayo din eh sa kanilang ano, koi. Silip tayo sa ating mga isda. Kung malaki na ba yung mga isda din eh. Yung mga karpa ba yun? Mga koi fish. So ito na yung Japanese bridge. So ayan, gala tayo din eh. Bisitahin natin ang ating mga isda. So nandyan lang, taba na oh, laki. Dito tayo sa kabila. Wow, mayroon na parang ano din eh, oh, pagkain ng isda oh. Yan oh. 5 piso. Kung magpakain tayo ng isda. So ayan ang mga isda, ang laki na pala. Wala, ang ganda oh. Tumaba na oh. Maliit pa to nung una, no, last year pala. Ngayon oh. Ang laki na oh. Mga tabatsoy na oh. Wow, ang ganda. Wow. Meron na palang ganito. Wala yan dati mga lagot sero. Ayan mga lagot sero. Nandini tayo sa may Consuelo Park. Nagala. Hiking lang. Walking. Yan, walking. Hindi naman nag-jogging. Okay, bawi na tayo mga lagot sila. Medyo mainit na at nagutom na tayo. So yan, at least na-update po kayo din sa may Consuelo Park. So masarap din eh, no? Mag-jogging every weekend, Saturday and Sunday. So ito mga nakita natin din eh, mga company yan mga lagot sila. Yan yung Yamauchi na company. So yan yung residences, Consuelo Park. Sa mga ano lang yan, mga managers at saka mga managing directors na mga foreign. So ito yung citizen, no? Citizen. Ayaw ko lang kung yun ba yung gawaan na ng relo na citizen. So napakalawak itong EPIP. Ayaw ko lang, nakalimutan ko na kung ilang hectares to. So busy tayo din sa kanila, napagandang tulay, bridge. Ayan, oh. So grabe no, 5 years from now puno na siguro din eh. Ang dami, ang daming talagang ano, ang tawag niyan, company din eh mag-invest. Wow, ang ganda ng view oh. Parang robot. Ganda ng tulay din eh. So pag diretso tayo dyan, yun na yung papuntang Philip Morris. Ayan, naliko na tayo. Hindi na tayo. Balik. Balik na tayo. Paalabas. Yan yung San Tomas na hotel.
Ayan, mga nausok na naman na shuttle bus, oh. Grabe itong mga buses na to. Dapat hindi to pinapasok ng CPIP to. Ayan yung mga, ano, mga bus na kulang sa ano maintenance. So yan, sobrang init ng alakot siya. So, palabas na tayo. So at least naigala ko na kayo din sa ating Santo Tomas, La Quartel. So marami pa tayong, no, mapasyalan. So next time ulit, doon na naman tayo sa mga kainan, no, mga coffee shop. Next vlog natin, mga La Quartel. So ito na yung Barangay Santa Anastasia. Grabe talaga din eh. Ang daming mga ano din eh, apartments. Saka mga kainan, mga La Quartel. Bikers. So dito na lang, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Thank you. Bye bye.